So, harvestan na natin yung mga malunggay natin. No? It's exciting. Ay, exciting pa. Yan. Harvestan na natin. Okay. Yan. Okay. Salit natin si maliliit mga kamami, no? Okay. Ito. Okay. Harvestin na natin. Yes. Okay. Yamog pa man mga kamami. Uy, yamog. O diba? Harvest-harvest na lang tayo. Ito ang pinaka-best mga kamami na i-freezer. Kasi, gustong-gusto ko ito. Ayan. So, kailangan siyang harvest na natin. O diba? Ang saya-saya. Okay. Ayan po. Harvestin ang mga malungkay. Eh, parang di masayang mga kamami, no? Tuwang-tuwa talaga ako mga kamami kasi sa Amerika ako eh. Tapos nakakain ako ng ganito, mayroon akong ganito. Oh, Isus, Ginoo. So very, ano talaga nga, pag magsipag ka, yan, tapon natin yan. Mayroon ka talagang maani. Kaya mga kamami, time to ani na, oh. Dala na natin siya, kaya masayang din naman ito pag, ano ba yung mga kamami, pag manuna talaga yung dahon niya, kahit maliit. Kakatuwa kasi mga kamami, yung freezer na yan, lagay ko lang talaga yun sa ano, yung pinakababa, yun ang lahat malunggay. So organized talaga siya. Uy, nakakatuwa. Lalo na pag ang taba ng dahon. Nakakatuwa mga kamami. Siyempre, may na-harvest na ang nanay. Saan pa ba tayo nito? Oh God. Yun ang tinatawag mga kamami. Harvest for more. Malunggay for more. Kaya lang, mahamog ang malunggay mga kamami, no? Kasi ang aga-aga pa kasi. Morning pa kasi, so. Okay lang. Ay, ang saya-saya. Ang sarap mag-harvest. Nakakatuwa. Marami talaga akong ma-harvest ngayon mga kamami kasi marami akong kamunggay. Ah, nakakatawa ito mga kamami pag ilagay ko sa freezer. Pero iba siya, maka-ano lang siya, maka-line up siya, puro malunggay yan. Ay! Saya-saya. Na-exciting. Kamunggay lang, na-exciting na ako. Di lang yan, langlangin natin mga kamami kasi mayan eh. Tawag doon. So yung ano lang ang sandalan natin kasi marami talaga ito mga kamami, promise. Ang dami talaga nito. O diba? Diba mga kamami? O, ang laki. So, dito na tayo. Lilipat sa ano? Sus, kasarap ba naman ito, mga kamami? Sarap ito lagyan ng ano? Lahat pwedeng ilagay dito, mga kamami. Masarap lagyan ng gata, kalabasa. Yan. Tiyak talaga na. O, diba? Okay. Okay na okay, mga kamami. Na, ang dami ko talaga ma-harvest ngayon. Sobrang dami talaga ito. Mga kamami, tulungan niyo ako mag-haros. Mag-haros ang kamunggay. Ay, nagkantay ni. Uy. Okay. Ay, ginoo ko nakakatuwa, mga kamami. Ang tanim ko. Grabe. Tuwang tuwa ako. Sino ba naman hindi matuwa na itong mga kamami? Uy, yan, i-ano natin. Para makita ninyo. Ang dami kong ma-harvest ngayon. Si Mandon pa mga kamami, oh. Balunggay pa more. Kinsa may ako ang silingan niya. Bilang ayaw kamunggay. Taga Pilipinas, kinsa yung mga kamunggay. Taga Pilipinas, yung mga kamunggay. Tagano. Saya-saya. Ay, mga kamami, oh, ang laki-laki ng mga dahon. Very healthy talaga siya. Oh, di ba? Grabe kayo ito yung mga kamami. Ay, ginoko kadag ko sa dahon. Malaki-laki ng mga dahon. Uy, nadumihan na yung kamay ko. Dali lang. Ganito lang yung mga kamami. May dumi yung kamay. Kasi yung pag ano natin ba, mapunta sa malunggay. Uy, pahid sa ano. Ipahid lang sa buto. Kasi naano sa lupa yung kamami. Tingnan nyo naman, oh, ang dahon. Ay, yung dahon. O, diba? Okay. Ay, nakapag-harvest na ako. Maramihang harvest na ito mga kamami. First time ako nag-harvest ng maramihan. Kasi yung kinukuha ko, yung ginugulay ko lang. Ngayon mga kamami, maramihan na talaga. Ay, Diyos ka. Katuwa, dali. Agoy, Ginoo ko. Tabang mga langit. Tabangi kong haros sa akong kamunggay. Uy. Sama ni mga kamami, nakaraghanan ang kamunggaya. Ah! Goodness! Okay. Okay. Ayan. Agoy! Agoy! Ay, nakakatuwa mga kamami. Sobrang tuwa ko talaga. Nakakaliw ang kamunggay. Ginoo, ah! Kinsa mga ina kamunggay. Mga kamunggay, din ako taga Pilipinas. Dali lang nga rin. Nahinay na mong baktas. Oh my goodness! Kamami, naniwala na ba kayo pag may itinanim ay may aanihin? Ayan mga kamami, ito. Nagtanim ako. Anihin ko na. Ano man, oy? Hindi pa yun, hindi ko na inanuhan mga kamami, no? Hindi na ko na. Kung ulan jud. So, araw-araw tayo nito mag-harvest ng malunggay. Nagwapa, mga kamami sa munggay. Ay, hina. Nagwapa. Huwag ka lang mga kamami. Basta pating gwapa sa munggay, no? Okay. Ilang kadali na to, ni kay. Patay kameraman, ani mga kamami, ay. Nindot na to, may kameraman tayo kasi. Sunod lang ba? Wala eh. So, ako na lang. Ako na lang mag-light camera action. Sa akong kinabuhi.
At maliit, salin natin yan. Kasi malunggay pa rin yan. Nakakatuwa talaga. So, ayan. Yan po mga kamamisus, ang gamit na na-harvest. May dalawa pang row. Row, row, row your boat gently down the stream. Katahan lang ang nanay. Skandok na ng kamunggay. Uy! Kan po na siya. Kan kita kamunggay mga kamami. Grabe. Ang kamunggay nagpungasi. Okay. Saan natin dito sa baba? Anong natin ito? Dili na po niya pungulan dito kay mangluod po niya. Ah, mangluod. Okay. Uy, kada kansa kong kamunggay mga kamami. Grabe. Okay. Kamunggay pa more. Okay. Early in the morning? Ay. Naba may mga kamunggay diha? Kasi may kamunggay diha. Nakakatuwa mga kamami. Ay, grabe nakakatuwa ang mga kamunggay. Okay. Uy, ginoo. Mga kamami, arang kagwapa sa kong kamunggay. Nakakatuwa. Nakakatuwa ang kamunggay. Nagwapa pa juga ayo. Oh. Green na green. Yan kan pagyapon siya dahon mga kamami kasi hindi ko siya ano, hindi ko siya sinagad talaga. Huwag natin itong sayangin mga kamami nang dahil nga sus, nasa Amerika ka. Pagkaswerte ko talaga mga kamami. Meron akong ganito. Totoo lang. Meron pang dalawang linya. Ala sige. Kumbati. Kumbati lang mga inahan. Grabe daghan ang mga kamami kong na-harvest. Uy, ang saon naman ni? Daghan ang kaya kong na-harvest? I mean, ang saon naman ni mga kamami? Hindi na maigo sa akong sudlanan. Wapa pa siya kaayo. Uy, ginuko ka daghan sa mong kamunggay. Uy, di naman ko ano maligya sa palingki. Uy, naman kamami. Patay ko ang dahon. Uy, ginuko. Uy, sunod adlaw na po na. Ma-harvest na po na. Hanggang mag-winter mga kamami, di marami akong malikom. Pero important talaga itong malunggay sa akin kay wala gini siya mga kamami. Uy. Alam niyo ba mga kamami, pag mayroon ng malunggay dito, pag bumili ka sa tinahalibawa, mayroon sila, naka-steam na rin mga kamami. So walang pagkakaiba sa ginawa ko mga kamami, na in-steam. So ganun ang ginagawa nila. O diba? Tapos sobrang mahal pa kamo. Kasi nga in-export. O. Tapos sigo kikot yun yung sabaw. Dali lang. So mayroon pang dalawang row mga kamami, na-harvestan natin. Uy, karagkan na ba ani? Grabe. Grabe mahinda. Grabe dekhan na. Saan na ako ni pagkaros mo? Saan may matabang di ako karos? So, ito mga kamami, oh. Nakapuliki lagi ang nanay og harvest. Ala sige, kamunggay pa mo. Di ba mga kamami oh? Ang pagwapa. Fresh na fresh. Yan i-ano natin. Ayan. Para lang makita din. Kasi madaliin natin 'to, uy. Bilisan natin yung kilos natin. Tagalan na kasi ako mga kamami nang dahil. Nagtagawa ka kamera. Tama na muna ito. Tama na ito mga kamami. So mayroon pa rin akong malunggay doon sa may gilid-gilid. So marami na ito. Tumo na kasi parang, ay hinoko mga kamami. Kahit tis akong kamunggay. Dali. Paano ko ba ito dalhin? Ay, wala paano ba ito dalhin? Dali lang. Ganyan na lang. Hirap ako mga kamami. Ang dami pa rin malunggay. So, okay. Sigurado muna natin ito. Pwede kaya yung sa ilaksan dali mga kamami ha. Siguraduhan lang natin talaga. Kasi parang walang makapasok. Tapos mayroon pa pala akong harvesting doon na. Ibang gulay pero okay lang. Kailangan buksan ako ni Daddy Tim. Ay, dami kong harvest. Ang dami pa rin dahon. Kasi, isa dalawa lang ang kinukuha ko. So, ang nanay Jenny na sa Amerika may kamunggay yan. Magkakaroon pa naman ako dito. Every nagdidilig ako mga kamami. Pag nagdidilig ako, pinaano ko ng tubig. Hey, mag-doorbell na lang talaga ako. Kasi, sana buksan ni Daddy Tim. Okay, open the door. I can't. Okay, come on. Okay. Ay, ginoo. Sige lang ngisi ang nanay. Sige lang ngisi ang mga kamami. Ay, Smil, ano dito? Ayun, kamami. Kailangan flexible tayo. Pero hindi ako ganyan kapit. Flexible. Okay. Ay, hindi pa binalik yung kain yung... Ano? Okay. So, yan po. Mag-init ako ng tubig mga kamami na dahil inuha ko na mainit na tubig. Sino ka memory ba?
Yes, I have a lot of moringa. Yes. Okay. Dapat ang lagyan ko dito. Langgana. Ah, langgana. Ay, grabe. Kamami, paano ito? Paano ko ito? Ano himayin? Paano ko ito himayin, mga kamami? Ayan. Paano natin ito himayin? Okay, mag-ano tayo. Nahala, sige. Mag-ano natin, mag-haros sa tagamunggay. Sus, mga kamami. Marami talaga akong mailagay sa freezer. Okay, maganda yung year ko ngayon, mga kamami, no? Kasi maraming malunggay na na-harvest. Pinakamaraming malunggay ito, mga kamami, sa buong pagtatanim ko. Check your all new updates. Updates, updates. Excited ako, mga kamami, na i-line up ito doon sa ano? I-line up sa ano ko? Freezer. Ah! Meron talaga akong space doon na iniwalay ba? Okay, pasap. Dito kasi, mga kamami, pag mayroon mga malunggay sa Asian store, no? Bihira lang talaga. At sobrang mahal na, tapos ganun din ang ginagawa, mga kamami. Bibilhin namin, pero katulad na sa ginagawa ko, nakalagay na siya sa, parang na siya sa ano, Ziploc. Naka-frozen na siya. First time kong nag-harvest ng ganito kadami. Kasi nag-harvest ako yung hanggang gugulayin ko lang siya. Pero ito, grabe ito. Sa buong pagtatanim ko, mga kamami, simulat na dito ako sa Amerika. Ito at ang pinakamarami ngayon talaga. Ang inspiration ko, mga kamami, ay kayo rin. Mga nanay. Siyempre, mga kamami, gusto ko rin kumain ng malunggay. Sus, karagan sa kong kamunggay. Grabe. Hindi na sinasabi, mga kamami, maringa pumuhar. Basta nagkuagahon. Nakatatuwa lang kasi kulay green, mga kamami. Hindi ano, hindi ah. Ito talaga yung hinahanap ko. Sus, alam niyo ba, mga kamami? Ginugulan ko talaga ito ng time sa katahanap. Kasi ito, meron siyang halong pula. Ito yung pula, mga kamami. Ito yung sinasabi ko na pula. Pero, kunti lang talaga, so okay lang. Mapait kasi, mga kamami, ang pula. Mapait pa sa ating mukha. Hindi man ako guwapa, Jory. Uy, isa may tarong, kaputaw na rin. Ano ako, silpun ako, pero magwapa, kaputaw na ako, ginoo. Ano, guwapa na. Joke lang, mga kamami. Yan, to coffee, come on, guys. To kudim. Coffee time, right? Yeah, you have coffee. Yeah, any part in the morning. Can you put the, you know, the hot water, can you put the glass down? This one is glass there, there. And I give you some beer, I need to drink hot water, dear. Yeah, it's very hot, it's boiling. Yeah, boiling. Kasi, mga kamami, saan ako na? Pwede maling nagana, mga kamami. Ay, makapulit. Isa may utabang ako, haros. Dali nga rin. Abangi ko, haros. Just put it down there. It's very hot. It's very hot. It's about the boil. Thank you, dear. Ay, kimasawa ko, mga kamami. Pwede mo yan siyang utusan. Pwede mo yan sabihin kung ano ang gusto mo. Right, dear? Wala rin, ha? Hawak na siya sa kuwa, mga kamami. Kaya, daghan ko na hugang munggay. Kafait. Kafait, baliling. Uy. Siyempre, mga kamami, para makita niyo yung, ano natin ba? Beauty. Beauty ka ng beauty, Geneva. Ang kay beauty ay. Kapi na kanap kamunggay, nakakaliw ang aking kamunggay, mga kamami. Ay, alam na ako. Pero yung mga kamami, i-stack ito all winter. Siyempre, marami akong kamunggay. Tapos pag gusto kong kumain ng malunggay, oh, mapunta lang ako sa freezer ko. Dipros. Bibili ka lang ng kalabasa doon sa ano, tindahan. Sus. Ah, wala na, lapoy na. Kaya mga kamami, huwag na kayong magtaka kung ako'y kain ng malunggay kasi marami akong malunggay. Para tahilipin, mga kamami, green na green. Sus, ginoo. Sino may mga malunggay dyan? Alam ko sa Pilipinas. Ako, marami dyan sa Pilipinas. Ang sarap pala mag-ibinta sa palingki, mga kamami, no? Marami, marami. Gusto ko mga kamami, paiman ko pa ngayon. Parang gusto kong umuwi ako dyan. Subukan ko talagang. Ay, nagkakatawa ko ka, mga kamami. Pero kasi yun yung nagana, mga kamami. No, sama ko, animang umano, saros. Ay, kinaak ka. Tapos ako panigi i-steam. Kailangan, malaking caldero talaga ang istiman ko. Kasi like what I see, mga kamami, kahit mayroon dito, halimbawa, sometimes, mga kamami, mayroon sa Asian store. Nakaano na siya, naka-steam na. So ito, mga kamami, tanim ko. Ako ang gumawa, steam. O, diba? Alam natin. Pag sa atin talaga. Nagkan sa kamunggay. Nagkan sa imong kamunggay. Tulo pa ang aking anak, Ginoo. Mi macho oy, you say perder. Pero ay, kung bumiduele. Spanish yan, mga kamami, ha? Ay, mga nanay! Mga nanay, ang tonggay! Ginoo ka, mga mami! Ginoo! May mga nanay po, Ginoo ka! Alam niyo ba ka po, mga kamami? Ah, sus! So, umano na siya, mga kamami, parang cloudy siya. So, karamihan kasi dito sa amin, mga kamami, yung weather namin, akala mo uulan. Tapos, hindi naman pala. So, nandahil nga parati ko na yung experience. So, sabi ko kay Matthew, sabi ko, Matthew, tanongin mo nga si daddy, pating na sa RR, mga kamami, kung uulan ba? Sabi ni Ting, kasi parang hindi siya ma-rubol. Alam naman talaga niya na kailangan talaga dilikan ko ang aking mga kamami. Ang gwapa, ginapa. Tapos marami pang dahon doon. Tapos until August, mga until October pa yung pag-harvest ko, mga kamami. Uy, ginapa. Pero parang may extra pa rin akong pagmawal. Halimbawa, mapuno yung isang freezer, mga kamami, yung bago. Mapuno talaga siya, na wala na talaga mong paglagyan. Mayroon pa tayong isang freezer. So doon ko na lang ilalagay. Saksan ba ako? O tapos yan na nga, inabilit talaga ako. Sabi na anak ko, mami, we need to go inside. Kay, naghangin naman siya, mga kamami, naghangin na. May storm, mami, mami. Maganda talaga may anak ka. Talagang, ewan ko, talagang sarap talaga sa pakiramdam. Ano, comment kayo, mga kamami. Kayo din naramdaman niyo, mga kamami, di ba? No? The love talaga na galing sa anak natin na parang wala talagang, no? Kaya yung mga ano dyan, mga anak na hindi niyo alagaan, nanay tatay niyo. Lalo na pagmabait talaga ang nanay tatay. Punong-puno yun sa pagmamahal. Hug lang is enough talaga. Okay, ito na. So,
Nagrelate talaga ako kasi nga mga kamami, ayaw ko talaga, ano, alaga ko talaga, kitang-kitain naman yung malunggay ko mga kamami, kung kaano yan kalaki. So, talagang alaga ko talaga. Ngayon, edi ito na nga. Sus, mga kamami, pagkatapos ko talagang nagdilig, tumakbo na kami dito sa, ano, sa loob ng bahay. Alam na, umpisa. Mga kamami, nilamok na ako doon sa labas. Nilamok ako doon. Tapos, mainit pa talaga. Ah, wala na. Nagpista ang lamok sa akin. Tapos, umula. Kaya ang asawa ko naman, nanigurado lang talaga siya. Kasi nga, pag siya masisikaw, sabi mo, oo lang. Tapos, hindi pala umulat. O, hindi ko na nadilikan yung kanin ko. Ganun ako. Tapos, yun. Mga kamami. Kamami, naririnig niyo ba yan, oh? Ay, very, ano? Nakulit talaga ng dahon, mga kamami. Kailangan pagkainin ko ito, mga kamami. Muyahin ko siya kahit pa ng maigi. Nakatuwa. Sobrang tuwa ko talaga. Pero inyo ba? Malunggay na dito sa Amerika? Agwi. Dito, pag winter, mga kamami, pag malamig na panahon, hindi ito nabubuhay. Kasi gusto talaga nito mainit. Paano ko yan harusin lahat, mga kamami? Kasi dami-dami ko na harvest. Okay lang, kaya-kaya ko yan. Abutin ako ng tanghali dyan. Mi macho oy, you super dead. Pero ay, kumumit wili. Alam niyo ba kung sino kumanta dyan, mga kamami? Gustong-gusto ko siya. Kasi, tararantan, tararantan, tararantan. Mahilig ako sa kanta Spanish, mga kamami. Maganda kayo, maganda kasi. Yung kanta nila, mga kamami, is very romantic. Katulad ng Historia de Auschwitz, Dion Amor. Tararantan, tararantan, tararantan. Yan na yung sa mga movie, mga kamami, na ano, diba? Pinakatutubi lang yung mga ganyan. Yung mga love story, mga romantic. Tararantan, tararantan, tararantan. Tararantan, tararantan, tararantan. Tararantan, tararantan. Tapos, I'm very sure, mga kamami, the next day, the next other day, mag-harvest na naman ako. Kasi, marami pang dahon doon talaga kasi hindi ko naman siya kunti-kunti lang yung kinuha ko, mga kamami. Hindi natin biglain. So, sige lang, ka-harvest, ani. The thing only, mga kamami, na maganda nang dahil sa sarili kong tanim. Diba? Sa amin, sa Mindanao, pero sa Cebu din naman, marami talagang malunggay. Diyos, karami kong malunggay. Grabe, mga kamami. Sales, para kong nagtindas palingkin ito. Kahit ano kasi ito, mga kamami, anong gagawin nito? Sarap mag-ano, magulay na may kalabasa, may kamungkay. Tinulang manok, agoy, kalami. Agoy, kalami. Pero good thing lang ito, mga kamami, kasi kung gusto ko lang kumain ng malunggay, di meron akong malunggay. Kung gusto ko lang. So may naka-stack ako. O, diba? Pag nagutom ako, tapos pag may bisita ako, so, sa ano man, Pilipina, halimbawa, Pilipina, magulay ako ng malunggay, sabi niya, chingi, bisa mag malunggay. Siyempre, tanim ko. Mahaba-haba pa, mga kamami, na ako mag-harvest. Mawawala man yan siya, pero mahaba-haba pa talaga, kasi August, September, October, until October. Sayang, mga kamami, no? Mamamatay lang yung malunggay ko, no? Pag winter. Wala talaga. Sa ibang state, mga kamami, depende kasi, dito ay Amerika dito, pero iba-iba yung weather namin, mga kamami, mayroon talagang state na napakalamig, mayroong state na hindi naman masyadong malamig. Pero sa Florida, mabuhay talaga, yung malunggay nila hindi mamamatay. Kasi sa Florida, mga kamami, mainit. Ito na lang, oh, ito na lang example. Dito sa amin, 30 degrees. Dito sa amin, oh, malamig din siya, 30 degrees. Pag lumabas ka dyan, may, yung bunga mo pag nasalita ka, may usok na. Ano siya? Pero doon sa Florida, 70 degrees. Mainit yan. Pero Amerika din yan, mga kamami, so, ay, karag po sa dahon. Amerika na yan, mga kamami, ha, oh. Pareho lang na sa Amerika, pero iba-iba ang weather, mga kamami. Dito sa amin, hindi kami ano nag-i-snow masyado. Yung swerte lang kami kung magka-snow. But the problem, frozen nga. Frozen. So wala ihapon. Wala snow pero frozen ang ground. So pagka umaga, yung bubong namin namumuti yan. Frozen. Frozen. So yan. So tuwang-tuwa ako, mga kamami. Biruin ba namin kong harvest? Mahinanda na ako doon space sa ating moringa. Pag hindi siya magkasya, naibayro pa tayong backup na isang freezer. Maganda rin naman yun. Tuwang-tuwa talaga ako. Eh. Thank you talaga ako sa husband ko na binili niya ako ng frost-free freezer. Di yun siya mag-ice, mga kamami. Yun ang kagandahan noon. Tapos, kasi yung isang freezer kasi namin, mga kamami, yung hindi katulad ng ganyan. Kasi yan, pag gusto kong kumuha ng gulay, pilipili lang ako doon. Katatuwa. Tapos marami rin akong kamatis. Publito, mga kamami. Uy, so pag magulay ako, hindi na ako bibili pa sa tindahan ng mga spices. Kasi meron akong asal. Merong, ano ba yun yung isa pa, mga kamami? Banana paper, yung pangsigang ba? Di ba? Besame, besame mucho. Como si fueras tu noche, la última vez. Besame, besame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como se fue la noche, la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho. Que tengo miedo, quiero tenerte muy cerca. Lleva miedos tus, junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame. Puno na ito, mga kamami, so kailangan pa na isa kong lagayan. Falling in love with you like a river flows. Surely she sees and darling, so it comes something. Yung tubig. May nabasa ako, mga kamami, maganda daw ang mainit na tubig bago ka kumain. So ito, ano akong mainit na tubig. Yan, nainitan na ang aking sikmura. Ay, yun ako, punok na. Punok na siya, mga kamami. Like a river flows, surely to the sea, darling, so it comes something are meant to be. Say my hand.
It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love, wait, wait. When I first saw you, with your smile. Kamami, ang tagal ko talaga nito matapos. Diyos ko. Kasi marami. Marami pa. Pero nakasakawit pa. Pag-i-file ko doon sa aking freezer. Thanks to Daddy Tim. Binili niya ako ng freezer. Mga kamami. Ako na sa nabibili, mga kamami. Okay, dear. Ako nabibili, dear. Ako nabibili. Di in-slide niya yung card niya. Kasi ganun, mga kamami. Kung buta yung mag-asawa, mga kamami. Tapos pareho kayong mayroon. Mayroon. Ayan na. Pwede ikaw bumili. Pwede siya. Pero ganun din yung the ending. Sa inyo rin yung kasi yung card yung in-slide. Meron din ako. Galing sa kanya. Kasi ganun dito, mga kamami. Pag bumili ka, card lang din ang gamit. Pero ano yung cash pa rin yun siya, mga kamami? Di yun dinatawag na debit card. Mm-hmm. And mabawas yan doon sa ano mo. Ibawas yan doon. Di uso dito ang cash mga kamami. Ang mga tao dito hindi masyado nag-carry ng cash. Card talaga. Ang gamit nila. Pero parang cash na din yan siya. Kasi direct to the... Alam niya na, mga kamami, kung saan ang galing. Pero si Tim, gumagamit din yan siya ng cash noong sometimes. Yung asawa ko talaga noong, mga kamami. Literal. Yung wallet nila, mga kamami, walang laman. Pero may laman card. Christmas card. When your smile's so tender, my heart will capture, my soul surrender. I spent a lifetime waiting for a right time. Alam niyo ba noon, mga kamami, bata pa ako, kahit anong iuto sa akin, parati akong kumakanta. Alam niyo na ako, mag-ano na plato, mag-ugas, tapos super emote pa talaga ako, mga kamami, tapos pinapakinggan lang pala ako nila. Sabi nila, mga adult, bata na yan, ay, bata na yan. Nangangalan din po, sabi nila sa akin, mga kamami, kasi kunikwento na rin nung marapin ako. Nakangangalan din ako, nangangalan ako. Pero wala nang nangyayari. Tapos pag dumaan, may dumaan sa bahay na. Tapos alam niya, ay maririgil lang ako, makanta ko, nakukas ng plato, nagsain ng kanin, ganun. Tapos, pinila ako si Maya sa ilang kamami, kay, muraog na, muraog. Kukuan na, kukuan na to, mga kamami. Kaya parang, alam niyo ba, mga kamami, sa ganitong upo, itong hips natin, parang naano din siya, na-exercise din, nauunat yung hips natin. Kaya huwag anuhin pag ganito ang upo. Kasi mga kamami, bihira lang ang tao makaupo ng ganito. Hindi lahat makaupo ng ganito, pero tayo mga Pilipino, mostly, no? Pero dito, noon na, mga kamami, sabi ng asawa ko, noon. Yung una kong asawa, ha? Sa bago dito, biuda ako, nandito na pangasawa ni Tim. Hindi ko nakalaya sa buhay ko, ako pala yung mabiuda. So, sabi niya, sabi ng asawa ko, dear, paano ka, sweetie, paano ka nakaupo ng ganyan? Ako flexible lang talaga yung kasawan ko. Ganyan, ano ko. Tapos yung sa trabaho ko rin, mga kamami. Libawa mag 100% kasi trabaho ko, electrician trabaho ko. Tapos pag mag 100% ako, mga kamami, syempre, ayaw kong umupo doon sa upuan talaga. Gusto ko sa yung ganito ako makaupo. Hindi pwede na papatong ako sa upuan at ganito position ko. So ang gagawin ko, bababa ko sa sahig. Tapos tinatanong ako talaga, tatanong ako ng kasamahan ko, mga Amerikano. Amerikano, Amerikana. Jimmy, how you sit down like that? Tapos mga kamami, may sumagot, Amerikano. Kasi, payat siya. Tayo hindi, kaya hindi tayo makakaupo ng ganyan. Sabi, sila din may sabi, sila ang sumagot din. Kasi tingnan niyo ang tiyan niya, ang liit. Kaya nakakaupo siya ng ganyan. Ganun po, mga kamami. Pero ang ganda kasi nito, alam mo, yung dito natin, oh, kailangan itong dito natin, mga kamami, unatin din natin yan. Exercise din yan siya. Kaya akala lang na pag umupo ng ganyan, exercise yan. Unatin ang katawan. So ito yung paborito kong upo, magtungko. Alam mo, mga kamami, noon, eskwela ako noong elementary. Tapos, sige, gutom talaga pag-uwi, gutom. Sarap ng bahaw mo, kanin dyan. Tapos meron pang pag-uwi mo, nag-ano pala sila ng chicken pala yung kulang, o diba? Yung tinula. Upo ako doon sa lagayan ng mga tubig, mga kamami. Mayroon ano yung pagtawag na beranda-beranda, ay maliit na lagayan ng tubig ng talong doon. Upo ako na ganito, mga kamami. Ganyan ako kain. Diba? Kaya yung ganito, huwag i-underestimate itong ganito na upo kasi exercise ito sa balakang natin na ito ay mauuna. Para makadalo yung dugo dyan ng aiki. Tapos, pag mapagod ka na naman, kuha ka tayo ng isang lagayan kasi parang mapagod ka na naman, di, umupo na po ka, mag-iyak ka na po. Sa una, no, sa una. Kasi nga, mga kamami, yung table na yan, table na yan. Sa una ko pa yan, mga kamami. O, sa una ko pa yan. Maganda talaga yung table na yan. Kasi maganda. Mabigat talaga yung mga kamami. Heavy joke. Maganda talaga yan. Pag may pumunta nga dito, ginaganyan talaga nila. Kailan? Kung pumunta dito yung ano, isang tinin kanya naman ito. Okay, ano siya mga kamami, heavy duty yan ang tipo. Pati yung upuan niya. So, kailangan kasi dito mga kamami, mag-match-match yung ano nila sa para sa akin. Okay lang, di mag-match. So, di ako upo dyan. Kalagi ng table na walang naman. Dalawa lang kami ng asawa ko. Sabi ng asawa ko, Sweetie, may table lang si Sweetie. Ayaw mo umupo dito kasi nga hindi nalalam. Eh, sasay ka tayo ako mga kamami, sasay ka ako kakain. Tapos, magtungko ganilang nipan, mag-yak ka ba, mag-yak ka. Tapos sabi niya, nanadat na ako ng asawa ko. Sabi niya, Sweetie, kala siguro niya kawawa yung asawa niya kasi baka dyan sa ano, dyan sa sahig na upo. Tapos sabi ko, gusto ko eh. Sabi ko, ganun. Sabi niya, sige, pag yan ang gusto mo, ipiwal kong comfortable dyan. Yan, tapos nangyari pa talaga na, nagluto ako na, luto ako ng alimang mo. Hindi ko na ikwento dito eh, kasi parang ano, yung bawal dito sa Facebook, hindi ko na alam kung anong sasabihin mo. Kawa na kawa yung asawa ko sa akin. Kasi nag, habang inaano ko, nagkabulan kami, hindi ko sabihin mo, habulan kami, doon sa ano, doon sa, lulutuin ko pa lang, piniprepare ko. Kasi alam mo naman, nailit tayo sa fresh na fresh. Ay mga kamami, meron akong, ano, ano sabihin sa inyo, sandali, puno na ito, magpalit tayo ng isa pang ano, lagayan. Okay, magpunta tayo mga kamami sa, topic natin, magpunta tayo sa, yung relationship mga kamami na, let's say, yung mas matanda ang lalaki. Sa akin, matanda si Tim na, I think, 11 years ang tanda ata ni Tim sa akin. I'm not sure. 11, 12 years, something like that. So, alam niyo ba mga kamami? Kasi may nakita ako na, isang drama mga kamami, no? Pero maganda talaga, ang drama talaga na yung mga kamami ay parang, ito mga kamami, oh, red, di ba? Red. Ikumpara dito, ito green, oh, makaiba. Yung green ang gusto ko, mapait itong red. Pero okay lang, konti lang. So, habang pinapanood ko, mga kamami, alam niyo, maganda pala talaga, para sa akin, ha? Parang matured yung lalaki, you know, matured ang lalaki ba, mas may edad yung lalaki kaysa babae. Kasi parang, yung lalaki kasi parang, magandang tingnan mga kamami, para sa akin magandang tingnan, parang,
ano ba yung makamami? Uy, parang, yung pinanood ko kasi, ang babae talaga ay, ano pa yung babae, 24 years old. Tapos yung lalaki, ay 49 years old. Pero mas ipuno nga naman siya. Puno ang katawan. So ang ganda tingnan mga kamami kasi lalaki ang nagdadala. Tapos, na, di, love story kasi yun siya. Tapos para bang, yung babae kasi nga bata pa yung babae. Pero hindi maganda yung karanasan niya. It's a very, very sad stories mga kamami yung, ano, yung story na yun. Pinapanood ko. Tapos in-apply ko sa the reality mga kamami. Maganda kasi ako mga kamami. Matanda rin si Tim kay sa akin. Parang sila ang nagdadala mga kamami. Ganun ba? Pero syempre, kasi sila ang nagdadala, wag rin tayong hala ng hala. Baga, matured yung lalaki mga kamami, kaya ano, yun sa babae. Pero ako mga kamami, matured na ako mga kamami. Eh, kahit matanda si Tim sa akin, pero ano, matured na ako. Pero sa una kong kasama noon mga kamami, mas matanda rin yung sa akin. Ang kagandahan lang talaga kasi, ewan ko, I feel talaga love talaga, napifeel mo talaga. Sinabi ko talaga mga kamami na, you know what, noong ako'y single pa, hindi pa ako nagkasawa, napifeel ko talaga ang love noong ako'y nagkasawa. Na, alam niyo ba kung bakit mga kamami? Kasi pinahalagahan kong anong ako, halimbawa. Kasi ito nga, noong single pa ako, noong kabataan ko pa, parang walang pakialam. Kasi nga wala na akong mama, kasi mama lang naman talaga ang ano talaga sa pag may mag-birthday, no? Parang wala namang nakialam, wala namang hindi ko na alam kung birthday ko, hanggang ngayon nadala ko talaga na wala akong pakialam kahit birthday ko. Kasi noong birthday ko mga kamami, halimbawa noong dyan pa ako sa Pilipinas, noong hindi pa ako nakarating, sabi ko, noong hindi pa ako nag-asawa, oo. Wala naman lang nag-grace na, oh happy birthday, di ba? Kasi nga wala akong nanay, wala naman lang nag-ano na, oh mag-ano tayo, di ba? Yung mayroon ba, mag-pansit lang tayo, wala, wala, hindi ko na naranasan. Hindi ko naranasan mga kamami na ako'y binirbihan sa buong buhay ko dyan sa Pilipinas nung ako'y bata pa. So nadala ko hanggang ngayon. Pero noong ako'y nag-asawa na mga kamami, noong nag-asawa, yung asawa ko noon, ang birthday ko ay Abril. Pero, Abril ang birthday ko. Pero ano pa lang, February pa lang, sineselebrate na ako ng asawa ko sa birthday ko. Sabi ng asawa ko. So, parang advance talaga yung asawa ko lang sa okasyon namin or wedding anniversary man. Mas nakaalala pa yung asawa ko kaysa akin. Buo sa totoo lang. Kasi nga, yun ang kinalakihan ko na wala man lang nag-ano, wala man lang nag- wala man nag-greet ng happy birthday. Wala, wala, wala. Birthday mo man parang hindi ko birthday. So, ayan, nadala ko man. Kung ako nag-asawa na pinahalagahan ang asawa ko ang birthday ko. February pa lang, yun na siya shopping na niya ako. Sabi niya, sweetie, ano ang gusto mo? Tapos binibiro niya ako. Oh, yung binili mo, ano na yan ha? Christmas mo na yan. Yan na yung wedding gift mo. Yan ang Christmas gift niyan. Binibiro niya ako. Sabi, ang sagot ko man, you're dreaming. Ganun ang sagot ko. So, tawa siya ng tawa tapos, yan, weekend na naman, pupunta, oh sweetie, your birthday is coming, magcoming pala yung birthday ko. So, na-feel ko mga kamami, sabi ko, buti pa, nag-asawa ako, na-feel ko pa, na-feel ko pa na ako pala may birthday. Noon, parang hindi ko na-feel na may birthday ako, wala, wala. Natatakot, pero hindi ako masyadong, natatakot na hindi masyado kasi nga, nakikita ko yung, sa totoo naman talaga to, kahit makarinig pa sila noon. Nakikita ko kasi nga mga kamami, di ba, isip mother na lang ako. So, pag siya, yung mga anak nila, ang may birthday, nagluluto sila. Diba, nilalagyan pa ng ano dito sa noon, ganyan ba? Mga ano natin dyan sa kabisayaan. O ako mga kamami, wala, hindi ko talaga na-feel yun. Pero nung nag-asawa ko, dito ko na-feel talaga. Kasi dito si Tim, dito ko na-feel yung ano, na-feel na may birthday pala ako. Tapos, wedding anniversary. Malayo pa, 3 months pa lang bago mag-wedding anniversary. Umpisa na ako, inaano ko ng asawa ko. O, sweetie, sa our wedding anniversary. Sige, ano ba gusto mo? Ano yun, linggo-linggo yan mga kamami hanggang basa ako, makarating yung birthday ko. O, diba? O, dyan sa Pilipinas, ako nun. O, sanayin ako dyan. Kaya ako, bihira lang talaga. Yun, hindi nga. Isang beses naman, yung asawa ko noon, noon kong asawa. Na nakikita kasi niya, sabi niya, nakikita kasi niya na nag-attend ako ng birthday party. Tapos nasabi talaga ng asawa ko noon, sweetie, parati kang nag-ano, nag-aati ng ano, syempre magbibigay ka ng regalo, sabi ng asawa ko. Parati kang nag-aati ng birthday party, pero ikaw wala man lang, hindi ka man nag-ano. So ang ginawa ng asawa ko, mag-surprise birthday party pala siya. Dapat kausapin niya yung kaibigan ko. Matalino ito eh. So ayun, inanuan ako ng birthday party ng asawa ko. Nagpaano siya talaga, nag-order siya ng ano, invita ng few friends lang yung close ko. So yun, doon ko naranasan na, eh, ay ano pala, ang sarap pakiramdam ng ganyan, ng sa totoo lang, sabihin ko talaga sa iyo, totoo. Ang sarap pakiramdam pag may taong concern talaga sa iyo, yung totoong concern. Ha? Alam niyo ba mga kamami, ito may sabihin ako sa inyo. Alam niyo, iwan ko lang kung sino ba nakaranas. Ito di ba mahilig silang humalik sa noo? Sa atin, pwede kami nagsabi sa noo, humalik, parang nanay, ganun. Sarap kayo sa pakiramdam, halikan ka sa noo. Kasi mga kamami, respect yan pag sa noo ka, ano, sa noo ka, halikan. Pero iba yung hindi, eh, hindi ko alam kung ano nila ako. So yun po mga kamami. So para sa akin, masarap yung ano, pakiramdam yung mas ahid yung ano, yung mapangasawa mo sa iyo, mas mature kayo sa iyo. Kaya yun, na-feel ko ang ano, na-feel ko. Tapos ito na ha, ito pa na, eh, ganun, napag-usapan na rin natin, no? Ito na. May nag-message na sa akin. Nung birthday ko, may dyan naman yung social media mga kamami na pwede naman sabihin na happy birthday, no? Wala, buhay ka pa ba dyan, happy birthday? Wala. So, pero pag birthday na nila mga kamami, ipaalala na nila sa akin. Birthday ko na next week. Birthday na daw nila next week. Pero pag birthday mo, wala man lang naalala. Pero pag birthday pa, parating na yung birthday na. That's so unfair mga kamami. Kaya nasabi ko rin yan kay Tim. Sabi ni Tim, yeah, ano, sabi ni Tim. Pero si Tim lang kasi hindi masyadong masalita yan si Tim. Si Tim talaga, iwan ko parang ano, at si Tim na hindi kasakit ang damdamin. As long na ano, kaya nga parating yung sinasabi ni Tim sa akin, be nice ha. Kasi, minsan kasi mga kamami expressive ako sa, ano ko. Kasi parang maintindihan ni Tim kung bakit ganito ako. Kaya sinabi ko sa kanya. Sabi ko, birthday ko, may tumawag ba sa akin, happy birthday, wala. Pero pag birthday nila, ipaalala na nila sa akin na malapit na yung birthday nila. Gusto niyo pa lang magparte o bakit ano? Bakit hindi kayo nag-ipon ng pera? Magtrabaho kayo, gusto niyo pa lang magparte. Ayun naka, nasasaano yan mga kamami, it's so unfair, di ba? Na hindi man maalala yung birthday mo pero gusto nila na ang birthday nila ay maalala mo. So, it's unfair talaga, iba-ibang klase. So yun na. Kuna so na-feel ko dito mga kamami, na-feel ko dito ang birthday mga kamami. Anong okasyon na mayroon ako? Kasi pinaramdam ng mga napangasawa ko sa akin, pinaramdam nila lalo na yung wedding anniversary mga kamami. Napakaano talaga yan. Napaka big deal yan nila. Talaga. Asawa ko noon, sus, hanggang ngayon nakamiri ko nga. Kasi kasi sa akin hindi big deal sa akin. Hindi ko alam kailan ba kami kinasal. Yung dalawang marriage ko, parati ang asawa ko talaga nagpaalala sa akin. O tatanungin mo yan si Tim. Alam na alam ni Tim yan. Kasi big deal yan sa kanila. Pero alam niyo ba mga kamami, ang sarap pakiramdam na mismo ang asawa mo ay yun ang nakaano nakaalala. Sarap sa pakiramdam talaga. Kasi honest ka naman talaga, di ba? Hindi ibig sabihin hindi ka nakaalala nang dahil, you know. Pero na lang parang binabalwala alam sa iyo nang dahil hindi ka iba ang kinalakihan natin pero sila sila pa. Talagang big deal yan sa kanila. So pag wedding anniversary na namin ng ano ng asawa ko noon, ano yun siya talaga? Sabi ko sa iyo mga kamami, 2 months pa lang, 3 months pa lang. Yun lang siguro ang paraan niya mga kamami na kasi nga hindi man ako talaga pala alis at hindi rin ako nagpupunta kung saan-saan makarating. Alam na asawa ko na sa bahay lang talaga ako gumagawa ng gawain bahay. Tapos andun ang kaaliwan ko lang ng ano yung kumakanta lang ako doon sa loob ng bahay, yung ganyan. Tapos masayaw sayo kaya yung asawa ko noon mga kamami kasi iba na ngayon sa mga may anak na ko ikang noon kasi wala ka na. Ahli, alam niyo yung mga kamami yung mag-exercise ka, mga ganyan, mag-exercise ka na. Hindi na uso yung mag-exercise ka tapos may tinitingnan ka sa TV na ginagaya mo. Binibili ako ng ganyan ng asawa ko mga kamami, Xbox ba yun? Oo, binibili ako ng ano ng asawa ko pati costume mga kamami. May mga video pa ako diyan noon sa ko nandoon ata sa ano. So, yan binibili ako, sinusuporta ako sa asawa ko kung ano. Yan din naman siya. Uupo lang siya sa lamesa, tinitingnan lang niya ako. Ganun.
Pumunta kami sa ano, sa sport, ano ba yung mga kamami? Sport wear, and then ibibili niya ako sa mga ganyan, oh, sweetie, pumili ka dyan. O kasi gusto niyang tingnan ako mga kamami na masaya. Ito ka mga kamami, anakin ang dahon, oh. Gusto niya akong tingnan na masaya, mga kamami. So, ganun po. Ano ka talaga ng asawa mo, mahal ka? Ngayon ang share ko talaga, kasi nararamdaman ko. Kaya pag sa nukahalis, ang sarap kaya yan, kasi respect yan, mga kamami. Kaya kung napapansin niyo si Tina, siya talaga si ano siya. Kasi siyempre, respect yan, nasa karamihan, respect yan siya. Pati si Mateo, mga kamami, natuto na rin humalik dyan sa nuko. Ang sarap nga pakiramdam eh. Ay, nalikalikan nila akong dalawa, mga kamami, sa ulo. Di ba? So, nararamdaman ko ang pagmamahal ng ako'y nag-aasawa na. Kasi sa totoo lang talaga, ang magkakaano talaga, ang magkakaalala talaga sa mga birthday na yan, yung nanay talaga natin, yun ang nanay talaga, ay, birthday na ng anak ko, magluluto tayo ngayon ng pansit. O, ganun, aminin man natin, totoo yan, di ba? Kaya kaya may mga tatay man na ganyan, umangat talaga ako, pag may tatay man na birthday ng anak ko, ganun. Pero sila mga kamami, ito mga puti, tatay rin, alala talaga yun yung iba. Iwan ko lang mga kamami sa iyo, kasi nga ako kasi mga kamami yan. Yun ang kinalakihan ko talaga na, wala. Yun, sabi ko sa inyo, paalala na nila ako na, ay, birthday ko na sa ano, sa sulod na linggo. Sabi ko na, noong birthday kayo, noong birthday ko, wala man lang tumawag sa akin, o nag-message man lang na, happy birthday. Wala. Roberto nila, paalala na sa akin, so unfair. So unfair, kaya hindi nyo rin, sino bang masis? Hindi rin ako masisip, ganyan ang feel ko, mga kamami. Ay, may human only, nasasaktan din ako. That's one pair. Kaya yan, naramdaman din pala nito. Pero yung asawa ko kasi noon vocal yan. Sasabihin talaga sa'yo, how come sweetie? Na wala man lang sa'yo nag-greet ng ano. Tapos, you know, pag birthday nila, naalala mo. Because alam na asawa ko, na ako nagpapadala. Oh. Rosa, kaya yun ano. Kaya noong talaga noong una kong asawa, tinatakpan ko talaga mga kamami na mabango yung tawag doon yun. Parang magbigay mo. Kasi ganito yung mga kamami ito sila. So sabihin ko sa'yo, nakadalawang asawa na ako. Kung mabait sa'yo, mabaitin sila. Ayun talaga, nanay talaga ang nag-ano na, birthday hatong anak ko, kasi magluto pa lang tayo ng pansit, o, di ba? Si nanay sa Bisaya pa, magkarakaragin na siya gluto. Unya, bisan ubalay, kwarta, di mamaylo dyan ako, kwarta, mangutang lang talaga yan sa tindahan para may maluto lang pansit. Sa akin noon, happy birthday, wala. Pero yun mga kamami, sa noong nag-asawa na ako, doon ko na naramdaman yung pagmamahal talaga mga kamami. Ito, naramdaman ko ang pagmamahal ni Tim. Tawagin ko yan ngayon, di ba? Sagot kagad. Kaya mga kamami, sa nadaanan kong karanasan sa paglaki ko, doon ako naging tough mga kamami. Kasi nga, may on ako mga kamami. Ganun ang ano ko, life. So yan. Tapos yung anak ko, pag birthday, oh, any occasion parati yan siya, nag-ano, alam niyo ba mga kamani, pag nagagalit ako? Ano naman, mahirap magbunga nga mga kamani, pero kailangan. Kung doon ka agad yan ang anak ko. Ang ilagay niya doon, Mami, I love you so much. Tapos kasi nga, hindi na ako, hindi ako umiimig mga kamani. Kaya sadya ko talaga kung anong reaction naman. Sa gaganyan niya yung card. Ramati ko naman tawa, pero ang sarap talaga pakiramdam mga kamani. Parati yan siya nagdodrawing para sa akin. Ini, basta, ini ano, parati yan siya nagdodrawing. Tapos sabi naman ni Tim, saan sa akin, Mateo? Sabi niya, dad, gagawin ko pa lang sa'yo. Tapos gawa naman siya, akin na naman. Nasabi ni Tim, ganun din daw sila nung bata pa. So, kasi nga si Tim, may kapatid yan, si Tim, yung lalaki. So, ang parati din daw nila inaano, yung mama din daw nila. Tapos yung papa kasi nga hindi daw nila maano, parang hindi daw nila maisip, puro daw ang nanay. So, pag lalaki pala talaga nanay, ano, kaswerte, pag lalaki ang anak. Pero karamihan din tumutulong, pag pumunta sa abroad, bihira lang din ang lalaki tumulong, no? Kasi nga, pag may pamilya, yun na. Ang babae talaga, kasi maawa talaga, no? Tapos ang lalaki kasi, yun ang nag-ano ng padre di pamilya. So, yan ang bumubuhay. Yung babae talaga, bibigay. Pero iba talaga tayo mga babae. So, yun ang kamami, no? So, ako mga kamami, yan nga, mas matanda si Tim sa akin, I think 11 years or 12 years. Parang daman ko yung pagmamahal nila, parang ano sila ba? Pero iba mga kamami, yung asawa mo ang mamalingki, yung kami ni Mateo, sunod-sunod lang kami ni Mateo, o, saan kami mapunta, si Tim ang mag-ano, o, di ba? Ako talaga mga kamami, kahit nung ako yung nag-ano, nag-date pa mga kamami, yung nabiyuda ako, hindi ako nag-ano, mga kapag kilaki ng dahon, o. Mga kamami, kailangan talaga itong mayahon. Mayahin tapos. Ugasan ko ito mga kamami pagkatapos, no? Ito, i-strainer ko siya. Ewan ko lang, para sa akin, masarap pakiramdam, ano, pag mas matanda ang lalaki kaysa. Kasi parang mas mature, mas maganda, gusto ko yung ano, mature. Mature ang pag-iisip ng lalaki. Kasi tayong mga babae, alam niyo na tayong mga babae, meron tayong, ba, may ano tayo sa utak. Lalo na pag mainis yung ulo natin, tapos yung kasi marunong silang umintindi. Yan si Tim, marunong umintindi. Pag sinabi ko lang, masakit ang puso ko. Ayan, gano'n yan. Bubulong na yan si Mateo. Ay, Diyos ko. Ay, para sa akin ha. Kasi pag hindi, parang isip bata din, ay, naku, gano'n ako. Ewan ko lang. Para sa akin, masarap, ano, masarap sa pakiramdam, mas mature ang anong lalaki. Kasi, intindihin kanila. Hindi ikaw ang parating umiintindi. Pero hindi mo rin paano, isipin rin natin, human din yan sila. Pero sarap talaga, iwan ko. Para sa akin lang ha. Ano sa palagay yung mga kamami? Alam niyo ba, naka-wifi tayo dito sa bahay? Hindi ko nakikita ang mga comments ninyo. Pag ilipat ko kayo, makikita ko yung mga comments ninyo. You know, malapit na ako matapos doon, kamami, no? Salamat sa inyo at may kakwintuhan ako. Kahit ako lang mag-isa na sa'yo. Ay, you know, buhay na magiging isang vlogger. Vlog-vlog lang to sa akin, mga kamami. Vlog-vlog lang to. Kasi i-steam ko na ito. I-steam lang siya. Tapos palamigin. Nagay siya sa ano. Si black bag. So, ganun po mga kamami noon na. Para sa akin, masarap talaga. Ano? Masarap ang mas matanda. Tsaka parang pakiramdam ko parang love na love ka talaga. Yung ganun ba? Kaya nga nakita ko yung drama na yun mga kamami. Natawa nga ako kasi yung babae nga parang innocent talaga siya. Parang, Ang galing din yung umarti. Pareho sila. Tapos natawa ako mga kamami na. Basta ako naman comment doon. May nagsabi doon. Sana ako meron akong ganyan. Ano? Ganyan ako. Ganyan ang man. Real man. Parang pala ganyan mga kamami. No? Alam niyo mga kamami, hindi ko naranasan niya magsabing ganun na sana ako meron. Kahit nung ako yung ano pa, dalaga pa mga kamami. Iwan ko. Alam ko nga talaga maging matanda dalaga ako talaga. Kasi wala din meron gusto mangligaw pero natakot sila kasi magsalita kasi ako mga kamami, diretso. Sabi kasi may nagsabi doon, gusto kanyang ligawan, kasi wala baka daw anong sasabihin mo sa kanya. Sabi ko, nawag na siya matakamali talaga. Alam niyo na, ganyan. Tapos yung kaibigan ko tumawa na lang, takot sa iyo yung lalaki. Sa, ganyan ako. Wala naman, hindi na nga kaya buhay ng sarili. May ano pa kayong mag-asawa, wala na. Ano bibili, nagkakasang anak niyo, sipin niya. Ganyan ako mga kamami. Wala talaga mangligaw, takot. Ganyan ako ka, natapos yung, di ba, may gusto sa iyo ang lalaki, yung, anuhan ka ng pagkain, ihahandaan ka ng pagkain, gutom na ko, ubusin ko talaga yung nandang yung pagkain.
Pero wag, hanggang doon lang, wag kang ligaw-ligaw sa akin. Lalo na pag alam ko na may anak na, may kaano na. Jesus, Lord have mercy. Wag na wag. Wag mo ako isali talaga sa ganyan, kung kamami. Wag mo ako isali sa ano mo. Kasi tayo nagdadala. Alam mo yung ano, may pananagutan na wag ka nang lumapit pa. Instead na lumapit ka, anuhan mo yan. Anuhan mo na, payuhan mo niya, wag ganyan. Kasi may pamilya ka. Wala pa naman pamilya, sige pa sa kasal. Ayoko, ano yung ano ko diyan? Pag magkaanak kayo, ang sino mahirapan yung bata, oh, di ba? May pangarap ako sa maging anak ko na hindi maging ganyan. Hindi sila maligaw sa akin, ligaw-ligaw sa akin. Isang salita ko lang. Masakta lang sila. Kasi papayuhan mo pa kang ganyan. Kasi may ano ka, may mga anak ka na. Pakita mo sa anak mo na ano. Kasi kapataan pa magkamilyan dyan yung mga anak. Kapag maligaw-ligaw na, hindi ako pwede ligawan eh. So, parang yung sweldo natin. Hindi yung sweldo natin. Hindi ka makasya ibili sa ano ng anak mo. Sa anong tawag doon? Gatas. Dagdag mo pa ako? Ha? Bukalilo? Ayoko no? O diba? Tapos na ako magano. Tapos na ako mga kamami magano ng... Tapos ilagay ko siya sa strainer. Gasan ko muna ito. Parang gasan ko. O marami ko. Marami pa rin malunggay doon. O diba mga kamami? Thank you sa inyong lahat na natapos ko rin.